Yon, mga bayaw. Siyempre, no, nandito sa harapan nyo si Prosta. Ano nga bang ano nito? Nakalimutan ko eh. Kanina, nasa dulo na ng dila ako eh. Dave, ano nga ba to? Anong code nito ni Prosta? F006. Ayan, si Prosta F006, no? Na 30.5, no? Alamin natin yung kanyang specs tsaka yung mga sinalpak na mga pyesa rito, no? Kasi ito yung kumbaga kung merong size 26, merong size 27, merong size 29. Ngayon, ito yung mga pinapauso nila ngayon, yung 30.5 na size ng bisikleta, no, para sa mga matatangkad. Simulan na natin ano, no, ibigay sa inyo yung mga specs nitong bisikleta na to. Gaya nito, no, naka-tapered to na ano, no, na head tube, no. Haba ng head tube nito nasa 100 mm, no, tapered po, no, hindi pa siya naka sealed bearing, no. Ipa-sealed bearing nyo na lang kung may budget kayo sa kanya naman pong batalya. Makita nyo, makinis, medyo may baliko siya rito, no. Pag kung familiar kayo dati kay Tosic, no, medyo may pagkaganon yung design ng kanyang ano batalya rito, no. Top tube niya, ayan po, kung mapapansin nyo yung finish ng kanyang paint ay naka moss green, no, moss green po siya. Tapos, mapapansin nyo, wala kayong makikitang dugtungan. Tanging dito nyo lang makikita yung dugtungan, no? Na nagpapatunay na ito pong batalya niya ay gawa sa T6061 T6 alloy, no? Kaya kung gahanap po kayo ng legit na alloy, ito pong bike na to ay legit na alloy po, no? Ang kanya naman pong shocks, ay kung mapapansin nyo, ay air shocks na po, no? Ang kanya pong travel ay 100 mm ang kanyang travel, 34 po ang kanyang stanchion, at ito po ay remote na po na air shocks, no? Remote po siya. Tapos ang maganda sa kanya ay air shocks na, hindi na po siya yung coil type, no? Tapos ang kanya naman pong hydraulic brakes ay si Shimmers pa, no? Pagdating po sa kanyang manibela, ang manibela naman po niya ay 800 mm na naka back sweep po ng 9 degrees, no? Ang kanya naman pong stem ay siyempre nasa haba ng 70 hanggang 80 mm po, at naka negative 7 po ang kanyang stem. Okay? Tapos pagdating naman po sa kanyang seat post, ang haba po ng kanyang seat post ay 300 mm, no? Medyo maiksi. Tapos ang kanya naman pong insertion ay 30.4, no? Yung pang-insertion ng seat post niya. Dito naman po sa kanyang upuan, meron siyang butas sa gitna, no? Stock lang po 'to ni Prosta. So kung mapapansin nyo, eh pasensya na po, pero walang kakwenta-kwenta yung kanyang pedal, no? Plastic. So just in case na may budget kayo, eh bumili na lang po kayo ng silvering na pedal. Para siyempre, mas poging-pogi yung bike nyo. Hindi deserve ng bike nyo na makabitan ng ganitong klase ng pedal. Bumili na lang kayo ng pedal dito, marami. Actually, may mura silang pedal dito na okay, yung tangke. Bumili kayo ng pedal na yun dito, no? Naka-ano na po to, no? Naka-charm na crank po to na 34 teeth, no? At naka-halotech na po siya na BB, no? Ang kanya naman pong RD ay si Shimano 6100. Ayan po, meron siyang clutch, no? Ang kanya pong cogs naman ay 11 ang pinakamaliit, at ang pinakamalaki naman po ay 50 teeth, no? 12 speed na po to, no? At kung mapapansin nyo, hindi po siya quick release. Ito po yung tinatawag na true axle na harap at likod, no? Siyempre, yung rim niya po, hindi po siya 26, hindi siya 27, hindi siya 29, siyempre 30.5 po siya, no, yung bilog niya. At ang kanya naman pong lapad ng gulong ay siyempre 2.20 yung lapad ng gulong. Malalaki yung knobs. So masarap tong ipang trail, no? Kung mahilig kayo mag-trail, ayos na ayos to. Kaso, ang pansin ko lang dito sa kanyang mga spokes and nipples ay bakal pa. So if in case na may extra kayong budget, papalitan nyo na to ng alloy para mas okay, no? Pero pagdating sa rim, alloy na. Wala tayong masabi dyan. Okay na okay, no? Ang kanya pong gulong ay si Jumping Hare. O, ayan. Ni Compass. Ganon din po sa harap, no? Dito po yung lagayan ng battle cage ng inyong bisikleta. If in case na kailangan nyo. Kaya lang, sad to say, mag-iisa na po to, no? Moss green lang ang available na kulay. Actually, ba't ko to piniture? Kasi nagagandahan ako. Bilang matangkad si Bayaw, type na type ko yung ganitong mga klase ng bike. Tali, saktong-sakto sa mga matatangkad to, no? If in case na kailangan nyo, may available na isa rito, no? Kaya Rides Bicycle Shop, eh hatulan nyo na to kung kurso natin nyo. At magandang-maganda naman talaga tayo ng bike na to. Ayan, no? Papakita ko sa inyo sa malayo, talaga namang poging-pogi yung bisikleta niya. At ang mainam dito, mga bayaw, true axle po ang harap, true axle din po ang likod. O, diba? Ayos na ayos. Very minimal na po yung i-upgrade nyo dito, no? Kung sa akin,
Kung ako po magmamayari nito, syempre, lalaspagin ko muna. Pero ang unang-una kong isasuggest sa inyo, pag nabili nyo to, huwag nyong gagamitin to, napakapangit. No? Bumili kayo ng magandang pedal. Yung alloy, no? Yung silvering. Para ano, meron silang murang pedal, yung pinapakita mo sa akin, yung tangke. No? Yung tangke, maganda. Okay na. O yan, papakita pa ni Dave. Talagang ginaganahan si Dave, no? So sa mga nagtatanong sa akin dyan, kung magkano tong bike na to, ang halaga nito ay 17,000 pesos po. Pero no, negotiable pa naman yan dito kay Rides Bicycle Shop, no? Nandyan po sa description box tsaka sa comment section yung kanilang contact details para makontakt niyo sila. Siyempre, hanapin niyo si paring Dave. Hanapin niyo yung kumpare kong Pogi na yan, paring Rowel. At siyempre, si Boss Jeff, the one and only, no? Ito yung sinasabi kong pedal, no? Magkano to? Magkano to rito? 500 lang to. Yung universal na pedal ni Tangke. Maganda rito, kahit yung kaliwa, ikabit mo sa kanan, yung kanan, kabit mo sa kaliwa, kakabit pa rin. O, diba? Universal kasi to. Okay na okay to. Kumpara mo naman yan, kaysa dito, walang kakwenta-kwenta yung pedal na yan, over dito. E di dito ka na. O, diba? Ngayon, kung meron kang mahanap na mas murang pedal, eh wala na akong pakialam doon. Malaki ka na. Alam mo na yung ginagawa mo. Okay? So, yun o, mga bayaw. Yung mga naghahanap ng bisikleta dyan, lalo na yung mga matatangkad na tao dyan, eh summer na summer, masarap magbike. Eh dito na kayo pumunta, kay Rides Bicycle Shop, no? Katabi lang to ni Pan Ride Bike Shop, ni Bisikleta Manila, ni Mercury Drag, dito po yan sa Sega Street, no? Again, details nila nandyan sa comment section, at saka syempre, nandyan din po sa description box. Ano masasabi nyo sa bike na to, mga bayaw? Comment nyo na lang dyan kung approve ba sa inyo to o hindi, lalo na sa mga naghahanap ng bike dyan, alright? So again, Dynaboy TV po, saying peace out.